na yon, lumabas si Damon Manalo para sabihin na si Karen Epeño ay nasa kamay ng mga militar. Nag-issue ang Supreme Court ng Rito Pamparo, pero hindi pa rin may force in force yun. Nagtukoy na noong March ang Supreme Court ng mga partikular na tao na may pananagutan dito. Si retired Major General Ovito Palparan, ang kanyang makasamahan na si Donald Caigas, Arnel Enriquez, at ang Commanding General noong panahon ng 7th Infantry Division at ng 24th Infantry Battalion. Sila ang may hawak kay Karen at Sherlyn noong 2008. Sila ang mga huling nakakita kay Karen at Sherlyn na buhay. Si Raymond Manalo din ang nagsabi na tinorture si Karen at Sherlyn, at si Sherlyn in particular ay ni-rape. Pinaniwalaan na ito ng husgado, pero hanggang ngayon wala pa rin maipalabas na due diligence, proof of due diligence ang military. Panay na lang sila, deny. Wala sa kanila si Karen at Sherlyn. Hindi ito nararapat ayon mismo sa ating batas. Pero hindi pa rin ito ma-enforce. Kaya ito ang isang pinakamalaking reminder sa ating lahat na ang kolehiyo ko, na ang kolehiyo ng batas ay hindi kolehiyo ng hustisya. Kaya sa susunod po na tayo ay magtipon-tipon, kailangan mas malakas ang ating panawagan, hindi lamang para kina Karen at Sherlyn, kundi para na rin sa lahat ng biktima ng paglabag sa karapatang pantao. Meron pong 5 instances ng human rights violations sa mga UP students. Ang tawag ko nga dito ay persecution ng UP students. Noong nakaraang June 19 na birthday ni Rizal, meron pong 5 UPLB students na sumigaw sa isang rally. Sila po ay dinakip at sinampahan ng tumult and public disturbance, Article 153 of the Revised Penal Code. Sa palagay po namin ay walang basihan itong charge na ito. Simple lamang silang sumigaw sa gitna ng isang asembleya para ipaglaban ang kanilang karapatan sa edukasyon. Ang sinigaw nila, edukasyon, karapatan ng mamamayan. Nanawagan din sila para sa mas mataas na budget ng UP. Ito po ay mga lawful na mga demands at in fact, legitimate dahil kapangailangan talaga natin to. Meron po tayong 2 UP students na kasalukuyang nakakulong. Si Maricon Montaje sa charge ng illegal possession of explosives sa Batangas City Jail. Binisita po namin siya noong Sabado sa pamamagitan na rin ng pakipagtulungan sa Office of the Chancellor at the Vice Chancellor for Student Affairs. Ang kanila pong susunod na hearing ay July 28 at inaasahan po natin na mag-present ng ebidensya ang mga supposedly humuli sa kanila na mga taga-Air Force ng Lipa. Nakakulong din po ang ating kasamahan, dating collegian editor na si Erickson Acosta sa similar charges, illegal possession of explosives. Sa Samar naman po siya, sa Katbalogan naman siya nakakulong. Sa lumalabas nga sa pag-aaral namin, mukhang pagwalaan na talagang maisang pasayo, illegal possession of explosives, dahil ito po ay isang non-bailable offense. Kaya hindi pa rin po natin mapalaya kaagad-agad ang 2 nating UP students. Meron po tayo bukod kay Karen at Sherlyn na isa pang UP alumni na nawawala, si James Balaw ng UP Baguio, na dating editor-in-chief ng UP Outcrop at isang napaka-outstanding na alumnus. In fact, akala nila magiging teacher siya, pero pumasok siya sa full-time work, pag-organisa ng mga katutubo. Siya po ay isang indigenous person. In fact, siya po ay pinuno ng kanilang clan. Nawala po siya noong 2008 at minarkahan natin noong June 6 ang 1,000th day ng kanyang disappearance. Si James Balaw ay huling nakita noong September 2008. Ito pong ang persecution na tinatawag natin sa mga UP students ay nakakaalarma, dahil ang mga UP students lang naman ay talagang, sabi nga ng mga teachers natin mismo, likas na mapanuri, likas na matanong. Kaya ka-questionable talaga na huhuliin sila.